Magsitayo ang lahat para sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, sa buhay at kalakasan ng pinagkaloob niyo po sa amin. Patnubayan niyo pong lahat sa buong maghapon. Amen. Magandang umaga, mga bata! Ako nga pala si Teacher Joseca, ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang ito. Kamusta na kayong lahat? Mabuti! Ngunit bago kayo magsiupo, ay pakilinis muna ng mga kalat at pakihanay ng mga silya. Maraming salamat at maaari na po kayo magsiupo. Sekretarya ng klase, may lumiban ba sa araw na ito? Magaling! At dahil dyan, bigyan ninyo ng limang palakpak ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngunit bago ang lahat, ay nais ko lamang ipaalaala sa inyo ang mga alituntunin na dapat nating sundin sa loob ng klase. Una, panatilihing malinis ang silid-aralan. Pangalawa, itaas ang kamay kung may katanungan o gustong sumagot sa guro. Pangatlo, igalang ang suwestyon ng bawat isa. At pang-apat, ay iwasang mag-ingay kung hindi kinakailangan. Magaling! Noong nakaraang araw, ay ating tinalakay ang tungkol sa pagtanggap sa mga pagbabago. At meron po tayong apat na aspeto ng pagbabago. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay, yes, Christina, pangkaisipan. Pangalawa, yes, Alfredo, panlipunan. Pangatlo, yes, Francine, pandamdamin. At pang-apat ay, yes, Francisco, moral. Magaling! Alam ko na kayo ay handang-handa na sa araw na ito upang matuto. Kaya naman, atin ang pag-aralan ang aralin sa araw na ito. At ito ay tungkol sa paunlarin, talento at kakayahan. Sino sa inyo dito ang may kakayahang gumawa ng tula? Magaling, Christina! Sino naman sa inyo dito ang may talento sa pag-awit? Francisco, magaling! At sino naman sa inyo dito ang may talento sa pagsasayaw? Magaling! Kayo ba ay natutuwa sapagkat kayo ay may mga taglay na kakayahan at talento? Mahusay! Ngunit paano natin ito papaunlarin? Sa palagay niyo ba, magiging mahusay kayo sa pag-awit, magiging mahusay kayo sa pagkanta kung wala kayong mga ginagawang hakbang upang ito ay mapaunlad? Hindi, di ba? Kaya naman, sa pagpapaunlad ng ating kakayahan at mga talento, kailangan ay may gawin tayong mga hakbang upang ito ay mapaghusayan at mapaunlad. Ngayon naman ay dadako tayo sa paunang gawain na may pamagat na pangarap ko. Para sa paunang gawain na may pamagat na pangarap ko, panuto, gumuhit ng sariling simbolo na iyong gusto tungkol sa larangan na nais mong maabot. Ilagay sa loob ng larawan na iyong ginuhit ang nais mong larangan, ang iyong dahilan kung bakit ito ang iyong nais, at mga gagawing hakbang upang ito ay iyong makamit. Kayang-kaya mo yan! Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang gawain ito. Kayong natitira 3 minuto para tapusin ang gawain ito. Tapos na ang 5 minutong nakatakda para sa paunang gawain. At ngayon naman ay gusto kong ibahagi ninyo ang inyong ginawa sa harap ng klase. Who wants to volunteer? Yes, Carlo? Maaaring pumunta dito sa unahan? Magaling, Carlo! Si Carlo ay gustong maging isang sikat na mananayaw. Dahil sa kanyang pagpupursigi at pagtitiwala sa kanyang sarili, ay napapaghusayan niya ang kanyang talento sa pagsasayaw.
Sino pa ang gustong mag-volunteer? Yes, Christina! Magaling, Christina! Si Christina naman ay gustong maging isang sikat na artista. Dahil sa kanyang palaging panunood sa telebisyon ay napapag-usayan niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Magaling, Christina! Okay, class, last one, volunteer. Yes, Faith! Magaling, Faith! Si Faith naman ay piniling maging isang sikat na pintor. At dahil sa kanyang tiwala sa kanyang sarili, ay napapag-usayan niya ang kanyang ginagawang pagpipinta. Okay, class, bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Very good! Sa pagkakataon naman na ito, ay aking unawain at pagnilayan ang mga sumusunod na babasahin. Magkaroon lamang ng masayang pag-aaral at ikintal sa ating isip at puso ang mga hatid na mensahe. Simula na, at kayang-kaya mo yan! Likas ang mga talento at kakayahan, ngunit kailangang paunlarin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Si Professor Erickson at ang kanyang mga grupo ay nagsagawa ng isang mahabang pag-aaral tungkol sa iba't ibang personalidad at sikat na mga tao sa iba't ibang larangan. At 2 mahalagang bagay ang kanilang natuklasan. Una, kadalasan, di sapat ang likas na kakayahan upang maging bihasa at matagumpay sa anumang larangan. Halimbawa, bilang isang individual, kung ikaw ay may kakayahang gumawa ng tula, may talento sa pag-awit at pagkanta, kailangan mo ito ng isang masusing pagsasanay upang ito ay iyong mapaunlad at upang ikaw ay magiging isang bihasang mga awit at mananayaw at isang magaling gumawa ng tula. Wika nga sa Ingles, practice makes you perfect. Ikalawa, bukod sa talento o kakayahan, mahalaga rin na tayo ay may interes o hilig sa ating larangang pinasok. Ibig sabihin, dapat ikaw ay masaya sa iyong ginagawa. Interesado ka kung ano man ang iyong pinasok na larangan. Upang ito ay magiging inspirasyon mo at motibasyon upang malampasan o higitan pa ang natural mo na kakayahan. Ano-ano nga ang 2 mahalagang bagay na natuklasan ni Professor Erickson at ng kanyang mga grupo? Yes, Christina. Una ay, kailangan ay may masusi at matamang pagsasanay upang maging bihasa sa pinasok na larangan. Magaling! Ano pa? Yes, Francine? Kailangan ay may hilig o interest ka sa iyong ginagawa upang ilampasan ang iyong natural na kakayahan. Magaling! Ano naman ang self-confidence o tiwala sa sarili? Ang tiwala sa sarili ay paniniwala sa sariling kakayahan. Ibig sabihin, ito ay tiwala natin sa sarili nating kakayahan na matatapos natin ang isang gawain ng may buong kahusayan. At ito ang ilan sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa tiwala sa sarili. Una, ang tiwala sa sarili ay hindi namamana, kundi ito ay natututunan. Ibig sabihin, ang tiwala sa sarili ay hindi namamana sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, kundi ito ay natututunan natin, halimbawa, sa pang-araw-araw nating karanasan sa buhay. Pangalawa, hindi ito pangkalahatan. Ibig sabihin, tayo ay may iba't ibang antas ng tiwala natin sa ating sarili. Pangatlo, ito ay nagbabago paglipas ng panahon. Ibig sabihin, tumataas o bumababa ang tiwala natin sa sarili natin depende sa mga naranasan natin sa ating buhay. At pang-apat ay hindi ito nakasalalay sa mga bagay.
bagay na labas sa ating sarili. Halimbawa na lamang ng pagiging mayaman, pagiging sikat, o pagiging isang tanyag na pintor, mga awit, o mananayaw. At ngayon naman ay may babasahin ako sa inyong isang maikling kwento. At ang kwentong ito ay tungkol sa ang lakas ng agila. Handa na ba kayong makinig? Alam ko na kayo ay handa na. Ngunit bago ang lahat, nais ko lamang ipaalaala sa inyo na kapag may nagbabasa ay kailangan nating makinig ng mabuti, mahusay. Kaya naman, atin ang simulan. Ang lakas ng agila. May kwento tungkol sa buhay ng agila. Ang agila ay maaaring mabuhay ng 70 taon. Subalit, para maabot iyon ay kailangan niya ng isang matinding pagpapasya. Pagpapasya na pagmumulan ng matinding proseso ng pagbabago. Ang pagpapasya na mabuhay o mamatay. Mamamatay siya kung ayaw na niyang mapalitan ang kanyang lumang balahibo, tuka at kuko. Kung nais naman niyang madagdagan pa ang buhay, kailangan niyang lumipad sa isang mataas na bundok. Sa tuktok ng bundok, siya gagawa ng kanyang pugad at dito magsisimula ang mga pagbabago sa kanya. Una, kailangan na ihampas niya ang kanyang tuka sa bato para mapalitan ng bago. Pangalawa, tanggalin niya ang lumang balahibo sa may pakpak at katawan. At panghuli, matanggal ang lumang kuko para magamit niya ng maayos. Pagkatapos ng matinding pagbabago sa agila, dito magsisimula ang panibago at mahabang buhay ng paglipad na may lakas at kapangyarihang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento? Okay. Ngayon, ano ang isa sa kalakasan ng agila? Yes, Christina? Siya ay maaaring mabuhay ng 70 taon, mahusay. Ngunit, sa kabila ng kalakasan na iyan, kailangan niyang dumaan sa isang matinding proseso. At ito nga ay kailangan niyang pumunta sa isang mataas na bundok upang doon gumawa ng kanyang pugad at meron pa. Kailangan niyang ihampas ang kanyang tuka sa isang malaking bato upang ito ay mapalitan. At kailangan din niyang tanggalin ang kanyang mga balahibo sa katawan at pakpak. At kailangan din niyang magpalit ng kanyang kuko upang ito ay magkaroon ng panibagong lakas na siya namang kanyang gagamitin sa isang mahabang paglalakbay. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga matinding proseso na iyon, ay may nakalaan na isang matinding pagbabago sa agila. Bilang individual, tayo rin ay may mga kahinaan at kalakasan na kailangan nating tuklasin na siyang makakatulong sa atin upang malampasan natin ang maraming pagbabago sa ating buhay. Tama! Ayon kay Covey, on the 7 Habits of Highly Effective Teens on 1998, ang pag-uunlad ng mga kakayahan ay nagsisimula sa ating sarili. Isang mabisang paraan upang masimulan ang daan sa pagpapaunlad ng sarili ay ang paggawa ng plano o mga hakbang sa pagkamit nito. Sabi nga ni Covey, begin with the end in mind. Isang halimbawa ay ang paggawa ng plano sa pagpapaunlad ng sarili o personal development plan. Ito ay isang mapa na gabay sa paglalakbay tungo sa pagpapaunlad ng sarili. Ito rin ay pagtatakda ng tunguhin o goal. Dapat taglay nito ang mga bahagi ng ating sarili na dapat nating paunlarin o kahinaang kailangang malampasan, kasanayang kailangang natutuhan at mga talento. At narito ang mga hakbang sa paggawa ng plano sa pagpapaunlad ng sarili. Una, kailangan nating tukuyin ang ating kalakasan
kaligtasan at kahinaan. Ikalawa, kailangan nating tukuyin kung saan natin nais o kailangang tumungo. At pangatlo, kailangan itong lapatan ng mga paraan kung paano isasagawa ang mga pagbabago. Ngunit kung magagawa natin ito, madadali na lamang ang iba pang bahagi. Para sa pangalawang gawain, subukin, panuto, piliin at bilugan ang mga titik na may tamang sagot. Isulat ito sa isang malinis na papel. Una, ayon kay Professor Erickson, napapatunayan ang kausayan ng tao sa pamamagitan ng A. Karanasan, B. Pinag-aralan, C. Tiwala sa sarili, D. Masusing pagsasanay. Pangalawa, ito ang pagkagusto o pagiging masaya sa ating ginagawa. A. Tiyaga, B. Mithiin, C. Hilig, D. Tiwala. Pangatlo, ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nababago ng A. Pera, B. Panahon, C. Siyensya, or letter D. Lugar. Pang-apat, ang pag-unlad ng tao ay nagsisimula sa A. Pamilya, B. Paaralan, C. Sarili, D. Kapwa. At panglima, alin sa sumusunod na kasabihan ang may kaugnayan sa talento at kakayahan? A. Time is gold, B. The feeling is mutual, C. Honesty is the best policy, D. Practice makes perfect. Nagawa mo ba ng maayos ang ating pangalawang gawain? Mahusay! Ngayon naman ay tutungo tayo sa pangatlong gawain. Para sa pangatlong gawain, talento mo pagyamanin. Panuto, suriin ang sarili at isipin ang mga kakayahan at talento na mayroon ka. Ilista ito at magbigay ng mga pamamaraan upang iyo itong mapaunlad at mapagyaman. Isulat ang sagot sa inyong journal notebook. Para sa ating pang-apat na gawain, magpasya. Panuto, isulat sa katapat ng bawat bilang ang mga paraan na iyong gagawin sa bawat hinihinging gawain. Gawin ito sa inyong journal notebook. Una, magbigay ka ng mga paraan na magagawa mo para mapaunlad ang iyong talento at kakayahan. Kapag nakaranas ka ng mga kabiguan, ano ang ginagawa mong paraan upang ito ay malampasan? Pangatlo, hakbang upang higit na mapapaunlad ang tiwala mo sa iyong sarili. Pang-apat, nagsisilbing lakas o inspirasyon mo sa iyong pamilya. At panglima, paraan upang maibahagi mo ang iyong talento o kakayahan sa iba. Para sa ikalimang gawain, pagpupunan ng patlang. Panuto, sagutin ang hinihingi sa bawat patlang ng pangungusap sa talata gamit ang salita sa panaklong na may baliktad na pagkakaayos. Ayusin at isulat sa patlang upang mabuo ang talata. Isulat ito sa inyong journal notebook. Susi sa pagwawasto para sa ikalimang gawain. Una, talento. Pangalawa, kakayahan. Pangatlo, pagsasanay. Pang-apat, hilig. Panlima, tiwala. At pang-anim ay plano. Nagawa mo ba ng may kahusayan ang mga itinakdang gawain? Mahusay! At dahil dyan, bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na ang ating talakayan sa araw na ito. Ngunit bago iyan, ay lagi nating tatandaan na ang ating mga talento at kakayahan ay bigay ng Diyos na dapat nating pagyamanin at paunlarin. Bago po tayo magsiuwi, ay manalangin muna tayo.
Panginoon, maraming salamat po sa karunungan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa buong maghapon. Patnubayan niyo po ang lahat sa aming pag-uwi. Amen. Paalam mga bata, magkikita-kita ulit tayo sa susunod na aralin.